What's up mga katambay? Gusto mo bang malaman kung paano mag-edit ng mga movies mo or videos gamit lang ang iyong cellphone? Stay tuned! Hi, this is Arman once again, giving you the best tools, tips, and tricks on online marketing. At kung bago ka pa lang sa video na to or sa channel to, consider subscribing below and click the notification bell para ma-inform ka or monetify ka sa every time na merong bagong video na ilalabas. At ngayon in this video, pag-uusapan natin kung paano gumawa or mag-edit ng video gamit ang iyong cellphone. Okay, maraming editor, video editor na yung nagsilabasan. At isa sa mga video editor na ginagamit yung ngayon ay papakita ko sa iyo at papakita kung paano mo gagawin. At kung gusto mo makuha yung application na pro version na ginagamit ko ngayon, okay, manood ka hanggang sa huli dahil sasabihin kung paano mo makukuha yung app na yon. Alright, so punta na tayo ngayon sa aking cellphone, screen na aking cellphone dahil papakita ko sa iyo yung app na ginagamit ko. Alright, so andito na tayo sa screen ng aking cellphone. And itong nakikita mo ngayon is this the intro image ng ginagamit kong video editor. At kung makikita mo dyan, it's the Power Editor yung ginagamit ko. So pwede ka mag-download ng free version na to sa Play Store or pwede ring bayaran mo. At pwede rin makuha mo yung pro version na to maya-maya, ibibigay ko sa iyo yung link or paano mo makukuha yung pro version ng Power Director. Okay, so let's accept and continue para makita natin kung anong nilalaman ng Power Director. So, allow mo lang yan para ma-access na yung multimedia mo. So, yan. So, there are so tutorial dito kung paano mo gagamitin si Power Director. Marami dyan. So, hindi natin iisa-isahin yan. So, kung hindi ka masyadong alam pa kung paano gamitin si Power Director, pwede mong tingnan to. May mga video dyan at pwede mong panoorin para at least meron kang idea kung paano mo gagawin or gagamitin si video editor or si Power Director. So kung gagawa ka ng mga bagong video, let's click lang yung new project. Yun, you will name it. So name natin video editor. Yan. So click mo lang done. So maraming klase na dalawang klase yung pwedeng pilian na size. Yung portrait or landscape, I prepared landscape, lalo na kung lalagay mo to sa YouTube or sa Facebook kasi mas maganda yung tingnan. Then click OK. So ngayon kung meron naka OK, may lalabas si Power Director na mga video na video list mo na nandyan sa memory card or sa cellphone mo. So I will use the intro maker. So ito yung intro maker na ginawa ko dati. So ito yung lagi kong ginagamit. So kung makikita mo dito, pwede mo siyang i-play. Yan, merong mga pag first time mo pa lang siyang ginagamit, madami kang pwede makita diyan. So mga signs kung ano mga gamit nila. So pwede mong basahin 'yan. So yan. First, syempre, makikita mo dito sa left side yung tatlo na to. Ito, tsaka 'yan. Yan yung mga pwede mong i-insert sa video editor mo. So, pwede kang gumawa, maglagay ng image dito, video. Dito, video. Kung makikita mo dyan, video yan. Dito, pwede kang maglagay ng mga images kung pwede, maglalagay kasi yung video. So, dito mo yan ilalagay. At dito, kung gusto mo magkaroon ng background music yung ginagawa mong video. So paano mag-insert? Click mo lang 'to. Yan. Click mo lang 'yan. Yan, pwede kang maghanap ng mga video diyan from your SD card or from your memory sa cellphone mo. Pwede rin mga image, yan lalabas din 'yan. Pwede rin mga music. And ang nakakatuwa kasi kung papakita niyo mga music mo,
meron din siyang sariling music. So wala akong internet ngayon, so pwede mong mag i-click to. May mga pwede ka magamit ng music sa iyong video. Okay, so paano mag-edit ng movie? Yan, i-click mo lang yung movie, yung video mo, malalabas dito sa gilid. Yan, lalabas yan. Tapos yan yung ibig sabihin, pag i-click mo yan, meron mga edit. I-edit mo yung video. So pwede mong yung volume, i-maximize mo, patanggalin mo yung volume, i-rotate mo, color mo. So madami siyang pwedeng gamitin sa video. Then kung gusto mong i-trim yung video, click mo lang yung video, tapos yan. Move forward and backward ka lang, matitrim mo na siya. So kung mag-add ka ng another video, please click lang yan. So dito sa pangalawang ito, pangalawang icon, dito mo makikita yung pwede ka maglagay ng text, image, at sticker. So pwede, hindi na ako masyadong magbibigay ng tutorial about PowerDirector kasi meron lang tutorial dito. I'm just giving the basic. So kung gusto mo makuha yung PowerDirector na app, comment ka below me. Okay, mag-comment ka kung napapanood mo sa YouTube, comment ka below me and magre-reply ako kung paano mo makukuha yung application ng PowerDirector ng pro version para wala ka ng bayaran. So ibibigay ko yung app na to sa iyo. So kung nagustuhan mo yung video na to at nagkaroon ka ng idea kung paano i-edit yung video mo, lalo na kung gumagawa ka ng mga tutorial, gumagawa ka ng promotion sa iyong business, napaka-powerful nito, lalo na sa cellphone lang kasi madadala mo kahit saan ka. Alright, so thank you for watching. Pwede mo i-share yung video na ito nung gustuhan mo. And see you on my next video.